isang mapagpalang araw sa atin pong lahat dito sa Distrito 1. Nais ko pong magpakilala. Ako po si Bong Vincenz. Ako po ang isa sa mga apo nung naging hero po dun sa amin, si Wenceslao Q. Vincenz. Diyan po yan sa may UP Diliman. So, naging hero siya dahil siya yung pinakabatang congressman ng panahon niya. Marami rin po siyang nagawang batas. Bukod po dyan, ako rin po ay isa sa mga pamangkin ng dati pong BIR Commissioner, si Liwayway Vincenz Chato, na tumakbo rin pong congresswoman sa aming probinsya, sa Camarines Norte. Pag-usapan naman po natin kung paano tayo naging o paano tayo naglingkod bilang isang PTA. Ang PTA po is Parent Teachers Associations. So, nagsimula po yung aking pagkahilig o kung bakit nais ko pong tumulong dahil minsan, isang araw po, nung tayo ay naging presidente ng isang paaralan dito sa Quezon City, alam po ba ninyo na nakita ko yung isang ate o yung isa pong estudyante, naghihintay siya sa may gate. Ngayon, ang nangyari po, meron siyang iniintay na hindi ko alam kung sino. Dumating po yung ate niya. Ang ginawa naman ng ate niya, pagdali-dali nung paglabas niya, bigla niyang hinubad yung uniforme niya. Tapos ipinasuot dun sa kapatid niyang mas nakakabata sa kanya. Nung po napagtanto, naisip ko, medyo kinurit po yung puso natin no, na nakita ko kahabag-habag, kalunos-lunos ang sitwasyon ng buhay po ng mga mag-aaral natin dito sa Quezon City. Kaya po noon, yung time na yun, nung makita ko po yun, doon ko naisipan, nagtanong ako sa sarili ko, bakit wala tayong libreng uniforme, bag, sapatos dito sa Quezon City? Samantalang ang mga karating lungsod natin, nakikita ko, lahat po yata ng mga pangangailangan ng pag-aaral nila, nandun, binibigay naman ng libre. Sa Makati, libre ang uniforme, bag, sapatos. Sa Manila, ganun din naman po. So, simula po nun, medyo tayo po ay tumakbo na bilang isang pangulo ng buong Distrito 1 ng GPTA. Naisipan po natin na maglingkod o tumakbo bilang isang konsehal. Nung pong ako isang PTA noon, nakita ko po yung isang talagang masasabi po natin na tumutulong kahit saan, nakikita ko siya. Ang galing po niya eh. Actually, si Bingbong Crisologo po yung sinasabi ko sa inyo. Lagi po siyang nandun sa paaralan, kung anong kailangan ng paaralan, kailangan po na ibibigay naman niya. So, naisipan ko rin po na lalo na nung ako ay naging pangulo, presidente ng buong kabuuan ng Distrito 1 bilang isang PTA, doon, sinabi ko po sa sarili ko na gusto kong makatulong at gusto kong magservisyo din tulad ng mga servisyo na ginagawa ng servisyong krisologo. Kaya nandun na po ako, inalo ko po yung sarili ko, yung aking paglilingkod na sana makita niya. Sabi ko sa kanya, nais ko pong tumulong. So nag-usap ko po kami ni Congressman dati ng panahon na yon. Konsehal pa lang po si Congressman Onyx. Kaya nung mag-usap kami, sabi ko sa kanya, Konsi, gusto ko pong tumulong sa inyo bilang isa sa mga partido ninyo. At ito naman po ang aking mga maitutulong bilang isang PTA. Dito ko po nakita yung mga pangangailangan ng mga pag-aaral. Kaya dito, tinututukan ko po ang lahat ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Kaya sisiguruduhin ko naman po na kung ano po ang mga dapat na ibigay natin sa ating mga mag-aaral, yun po ang ating uunahin.